Good day! Today we are going to explore a bit of Gwangjang Market. This is just a few meters away from Just For You Guest House. This market is well known for its mung bean pancakes and other traditional Korean street food. Good morning! It's our day two? Dito pa lang natin, pero sobrang pagod na yung mga paa natin. Anyway, punta kami ngayon sa Gwangjang Market. Ang daming mabibili dito. Ang ganda ng market, very alive. Ano pa lang ngayon eh? Ano oras na? 11 a.m. Pero feeling ko marami nang kumakain dun sa pupuntahan natin. Dun sa sikat na Netflix. Kasama sa Netflix documentary. Ganda oh. It's clean. Wow. All is red. Oh, there's the mung bean pancake. Grabe, ang bigat yan. Hinahanap namin yung kainan. Tapos syempre hindi namin mahanap. Lumabas kami. Ngayon umaambon na. Huwag tayong magkasakit here. Naliligo kami. Pero nagtanong na kami dun sa tourist police. Sila yung mga nakapula sa mga main road dito sa loob. Main road, main pasilyo dito sa market. Doon na tayo! We were standing waiting for seats and the vibe of the owner and the people sitting around to eat gives off a homey traditional feeling of comfort. Tapos may nag-a-assist. May nag-a-assist naman. Ito, upo na kami. What is it? Kimchi. Oh my gosh. Is it spicy? It is spicy. Grabe, uy! Umuulan din sa loob ah. Wow. So guys, tapos na kaming kumain. Diyan kami nakaupo kanina oh. Tapos medyo may language barrier nung pag-order namin. Pero okay lang naman. Pero ang dumating sa akin na dumpling, kimchi. Ay nako guys, hindi nyo lang naiintindihan. Sinisip ko na ako ngayon. Habang nagsasalita. Dapat naman akong tissue. Tissue ka ba? Photo bomber. So ganyan ang itsura niya. Pagdating kayo dito ng 11:30. So, advice ko lang sa inyo, punta kayo dito before 11. Order kayo dyan, turo nyo na lang ha, dun sa menu. May bibigay naman silang board. Tapos, yun. Pero kung di kayo malakas kumain, suggest ko lang sa inyo, isang bowl lang kayo ng handmade noodle soup. Tapos yung mga dumpling nila, yun. Pwede na yun. Diba? May kasama ng dalawang dumpling. O, yung mga noodles naman nila, may picture naman. Yung iba dun, may kasama ng dumpling. Hindi nyo na kailangan bumili ng extra set of dumplings. Siguro pag gutom na lang kayo, dun na kayo mordo. Hey! Oh,
noodle. Lalabas na kami. Baka maparami pa ng add to cart. Pumasok na naman kami sa isang mall. Dito ang mga pormahan ni Attorney Vu. Si Attorney Joan naghahanap ng kaporma ni Attorney Wu. So after na yan, punta ng Olive Young, nagpunta kami sa APM. Parang malaking fashion mall siya. Para siyang Green Hills dito. Tapos yung Milliore, magkatabi lang siya dito sa Dongdaemun. Grabe, sobrang daming Korean fashion. Ang ganda na lang kasi manamit eh, na in fairness. So ngayon naman, dito na naman kami sa labas ng Dongdaemun Plaza. Tapos may maliit na bazaar dito. Yan. Kagabi nandito lang kami. Wala naman yung mga tent na yan. Ayun. Okay guys, so after all that quick mini shopping, lumabas ulit kami after taking a break. Ma-1 hour kami sa guest house kasi napagod kami na nagkakalakad. 2 days pa lang kami dito tapos parang feeling namin ang tagal na kasi nga lakad lang kami ng lakad, ganyan. Sinusulit lang namin yung pwede kami maka-blend in sa locals. Kasi ngayon naman, punta naman kami Itaewon. Tignan natin kung anong meron doon. Nightlife, hindi tayo dyan. Lalakad tayo ng 15 minutes. Pupunta sa train station kung saan diretso na yun sa Itaewon. Oh, and it's so cold today. Alamig, alamig na simoy ng hangin kahit paaraw siya, grabe. Tingnan natin. Train kami today! Another day, and we are struggling to find the bus onto our next hotel. So ngayon naghihintay kami dito, di namin alam kung darating ba talaga yung bus. Although nandito naman yung bus number. Okay, so nandito na kami sa Gangnam. Grabe, ang tagal ng bus ride na yun. Ilang minutes din yun? 40 minutes. Pero okay lang. Kasi masarap mag-bus, masaya, kesa mag-train. Ganda pala dito, oh. Fish. Okay, so after namin na iwan yung luggage dun sa hotel, nag-bus na naman kami. And nandito naman kami sa Starfield Go-X Mall. Hindi ko alam kung anong meron dito, pero may nakahiga sa gitna ng kalsada. Ayan. Ayan o. Ba't siya nakahiga? Higa rin ba kami? Ayan. Ang laki. Mall ba talaga to? Alam mo, feeling ko na-OP ako dito kasi ang gaganda ng suot ng mga tao dito eh. Hmm? Ayan guys, naliligaw na naman kami. Asan ba yung you are here? Hindi pa lang kainan dito, pero yung loob nito mukhang airport.
amazing. Tagal ng ilang days dito. Durante. Dami naman. Okay, so tapos na kaming kumain. Ano, ang sarap ng food. Ayun lang pa sa atin. Ayun, busog na kami. Pero magkano kaya lahat to? 50,000. 50,000 na naman! Tumatagay din na 50K! Wow! Nakita ko na rin to. Dito ko binili yung damit ko na 7 years na hindi pa rin nasisira. It's a nice weather today! Ground na naman ako. Select a locker number. Enter your bus na kami pabalik. There's the eight. Oh, may pa-design pa. Oh, oh. Wow. Earplugs. Baka ito yung sink nila nasa labas. Why, ate? Paano buksan ilaw? Pwede na. Pwede naman! Good morning! Hindi ako masyado nakapag-video kahapon. After namin dun sa Co-ex, sa Starfield, sakay uli kami ng bus number 8, tapos bumalik na kami dito sa hotel. Ang ganda nitong hotel kasi conveniently located siya sa bus station kung saan umiikot si bus number 8 na dumadaan ng Co-ex. So, ikot lang siya, ganun. Isang ruta lang siya. Tapos, malapit din to sa K-Star Road. Tapos, sa Dawson Park. Pinakamalapit na station dito yung Shinsha Station. Shinsha. Tapos, may convenience store malapit dito sa isang kanto. Pero, hindi masyadong madami. Kasi, ewan ko, medyo upscale kasi yung mga building dito eh. Kaya hindi masyadong ano yung mga bilihan sa kanto-kanto, ganyan. Yan, so ngayon, baka pumunta kami ng park. Sa yung mga malapit sa Han River. Pero tignan pa natin kasi nakakatawa yung itinerary namin eh. Nasusunod naman namin, although may mga natatanggal kami isang lugar. Sa pagpapalit na day, ayun. Kasi hindi naman kami masyadong nagsiksik ng mga things to do. Sa... Gusto din namin ng parang chill lang, relax lang. Yung hindi nagmamadali sa time, walang pressure, ganun. Yan guys, yung itinerary namin, no? May checklist. Konting sulat. Yan. Ay. Okay guys, a quick intro about these scooters lying around every corner and street of Seoul. They are literally everywhere. It's amazing really
Koreans have excellent means of transportation and they added this to their selection too. You just need a Korean phone number and a credit card and then scan the QR code on each e-scooter. Amazing, right? Kami sa IFC Mall. Ano meaning na IFC? It's International Finance Center. Tapos, itong mall na to, puro social, puro mahal yung stores. Kaya wala akong nabili sa loob. Ayun o, oh, ayun yung mga stores. Baliktad lang. I'm really bored and broke. Yeah, I'm bored and broke. So, we are going to 7-Eleven. Charot. Saan ba yung bus stop? Punta kami kasi ng Yeouido. Yeah. Nice to see you. There's a bird. Okay, so nandito naman kami sa Yeouido Park. Kasi mag-cruise kami mamayang 7:30. Anong oras pa lang? 5 pa lang ba? Pero, yun. Cruise kami sa Han River. Yung Terminal 2 tsaka Terminal 1. Siguraduhin yung masarap yung butter dito ah. Okay, fix it.
Okay, ito na yung aftermath. Nagparamdam din po dito si Carvin. Okay guys, so that is day 3 and day 4. Let's see each other on the next vlog. Stay tuned.